umagang ito, it's all about the leadership of a mother. The three major important character of a godly mother. I said in my prayer that you mothers are a godly mother. Why? Sapagkat meron kayong, a godly mother is a God-fearing. No, meron po siyang takot sa Diyos. Pag sinabing godly mother, siya po ay naglilingkod sa Diyos. Pag sinabi pong godly mother, siya po ay sumusunod sa kalooban ng aming Diyos. And that is a mark ng godly mother. And sa umagang ito, meron po tayong three major important character na yung characteristic po ng a godly mother na nakikita nyo sa inyong mga nanay. And remember, this month, pinag-aaralan po natin it's all about the leaders, the servant leader. And sabi ko nga po, a mother is a leader. Sa taalan, no, a mother is a leader. Tama po ba? No, di po ba? Sabi nga po eh, sa tahanan, sa partner ng mag-asawa, the woman is always right. No. If a man wrong, sabi po dalawa, naano pa lang sa isang way po, ano? If a man wrong, the woman is right. Okay. If the man is right, and also the woman is right. No. But if there are both wrong, equals po yan is, again, kahit na silang dalawa nagkamali, ang babae pa rin ang tama. Why? Because woman is always right. Kaya yeah, po, minsan, hindi matatalo, no? Sa pagtatalo, lagi panalo babae. Bakit? Kasi sa isip nila, we are women and we are always right. So kami lagi yung tama. And in fact, this is shows the leadership, no, doon sa isang tahanan. The leadership of isang tahanan. Actually, the head is the mother, no, but the command, the voice command is always nandoon sa nanay. No. Walang ama na mabunganga sa tahanan, right? Tanging ina ang mabunganga sa tahanan. Yung tatay, nagpo-produce, minsan, pinapagalitan ng nanay yung anak, yung tatay natutulog lang yan. Bahala kayo, makaigalan yan. Ang madalas na ninermon sa tahanan ay ang nanay. Tama po ba? Because mother is a leader. So dapat sumusunod ang mga anak sa nanay. Same, ganun din naman ang tatay, susunod din naman sa nanay. Sa kanilang asawa, why? Because woman is always right. They are the boss. Tignan nyo nga po yung mga nanay nyo. They are boss. Katalo po ba, they are boss? No. Subukan nyo yung isundin yan. Pupulutin kayo yan. No. Subukan nyo na hindi sila, subukan nyo silang suwayin. No. Makakatingin kayo ng palo sa kanila. So, that's why, a mother is a leader sa tahanan. Let this verse in Proverbs, yung kanina, yung inano natin, okay, yan. In Proverbs 31:25-26, they said, the honor of promoting, she is confident about the future, okay. In Proverbs 31 na lang, no, mahaba po kasi yun, mamaya isa-isayin po natin yon. Makita po natin doon yung isang model ng isang nanay. Yung katangian ng isang nanay, na makikita po natin, na sinabi po ni Haring Solomon, na nagpupuyat ang nanay. Look nyo, nakaka-proud ang isang nanay. Minsan, late na siyang natutulog, pero maaga siyang gumigising para ipaghanda kayo ng mga makakain. Okay, sino po mga kabataan, sino naghahanda ng breakfast ninyo sa umaga? Of course, nanay, di po ba? Bibihira naman, meron din naman yung mga tatay, pero bibihira po yun. Always, nanay. Sino naglalaban ng mga damit ninyo? Nanay. Pero minsan, ang mga anak, madalas nila sinasaktan naman nilang mga nanay. Madalas sinasaktan ng mga anak at ang dami ng kanilang nanay. Not knowing yung kanilang pinaghihirapan, not knowing yung mga sakripisyo ng mga nanay na ito. Sabi ko nga, madalas ko sinasabi, ako yung pitong tao, kapag ang anak, inaaway niya ang kanyang ina, ang kanyang mga magulang, no? Sumasama ang loob ko. Why? Sapagkat ako, hindi ko naranasan yung patulad nyo. No? Nag-i-treat ng isang ama, ng isang magulang, sapagkat naaga nga po akong naulila. And I miss, no, nakakagusto po yung sakalinga ng isang magulang.
Kaya meron man po dito mga kabataan na sinusumbataan, inaaway ang kanilang mga magulang, please repel. Magbago na kayo, magsisi kayo. Sapagkat mga magulang na ibinigay sa inyo, yan ay kaloob ng Diyos sa inyo. Walang utang sa inyo ang inyong mga magulang. Remember, kayo ay may utang sa inyong mga magulang. Kaya huwag yung sisingilin yung mga magulang ninyo. Amen? Ito ay mga nanay. Mga ispagan na nanay sa kanilang mga anak. Pero sa totoo po, wala po talaga tayong utang sa ating mga anak. Sila yung kailangan na magsakripisyo in the future kasi nagsasakripisyo na kayo para sa kanila. No? Tama yung sinabi ng Madam Rosa na o yung mga anak kanila din ng testimony in the future, kayaan nyo naman na malasap ninyo yung paginawaan na ibibigay sa inyo ng mga anak ko ninyo. Kaya kayo mga kabataan, pag nakagraduate kayo, huwag nyo munang isipin ang mag-asawa. Okay ba yan? Amen. Ang isipin nyo muna, paano mo kaya ikitreat si mama, si papa no, sa bansang ito? Paano mo kaya ipaparanasin nila mama at papa na mabilang ko sila ng ganito? Yun muna yung thinking ninyo. Huwag muna yung mag-aasawa. Huwag muna kayong yayakap sa sabihin sa mga magulang yun, nay, yung grass, di ako na kayo. Huwag muna ganun. Okay? Alalahanin muna natin lagi yung sakripisyo ng mga magulang natin, especially ang mga nanay. Okay? Number one, na-character po ng isang godly mother, the willingness to serve the family. Di ba kayo ng mga anak dito na nag-aaral sa malayo? No. Yung pag nag-aaral kayo sa malayo, then nag-i-stay kayo doon for 1 week, 2 weeks. Pagkakain kayo, no, kanyari, yung paborito mo, tinola. Kasi yung madras na niluluto ng nanay ninyo. Pag kumain ka sa iba, minsan maiyak ka, may sabi mo, hindi masarap ito, masarap pa rin yung tinola ng aking tinay. Hahanap-hanapin mo yung luto ng nanay mo. Hahanap-hanapin mo yung ginagawa sa iyo ng nanay mo kapag ikaw ay nalayo. Dahil ang katotohanan, yung mga nanay ninyo, naranasan ninyo kung paano nila kayo pagsilbihan. No? Kaya nga po, pag may mga kabataan na nakikita ko, tinitreat ang kanilang mga magulang, nire-regaluhan, ginagawang prinsesa, ginagawang reyna, ang kanilang mga nanay, no, sa loob ng tahanan, nakaka-proud. Bakit? Deserve ng mga nanay mo yan. Sabi mga sa nanay, nakatabi mo, deserve mo yan, nanay. Okay. Dito po sa Proverbs 31:17, mga kawigaan. Sabi niya, pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawakabot niya ng ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa pagdawa. Sabi sa una, pinaglilingkuran niya yung kanyang asawa, kanyang mga anak. Di sa tumitigil sa paggawa. Dahil sabi niya, wala siya tigil sa paggawa, hindi halos nagpapahinga umahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang bagong puno ng alakal, siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Tingnan po natin ang trabaho ng ina. No? Talagang minsan kapag yung nanay nakita niya, butas yung damit mo, isinanay ang susunsin niyan sa mananahe. Diba? At tingnan niyo to. Ito yung katotohan yung sinabi ni Santiago. Kapag ang nanay, nakipalalit ka na sa anyo, meron siyang iuwi para sa inyo. True. Dahil sabi niya doon, no, tulad isang barong puno ng kalakal, siya'y nag-uwi ng pagkain mula sa malayo. Hindi niya kinakalimutan yung para sa mga anak. Parang ako yun ah. No? Kaya minsan namin misinterpret natin yung mga nanay na nagbabalot ng pagkain. Okay. Pero kung isipin mo natin, mark na po yun, o mark na po yun ng isang nanay. Kasi ang iniisip niya, meron akong anak na hindi kasama dito, gusto rin matikman niya ito. Iyong uwi niya yung pagkain. Yes. Natin yun, parang sabi mo na yan. Talagang mag-uwi para sa mga anak niya. Bakit? Kasi part yun ang paglilipod niya sa family niya, masakit sa kanyang loob, na yung kinakain niyang masarap ay hindi matikman ng kanyang mga anak. Di po ba? Amen. Masakit sa loob niya yun. Kailangan ko kumakain ako ito, matikman din ito ng anak ko. Kung nararanasan ko ito, pag ginawa nito, maranasan din ito ng anak ko. Kabataan, kung gano'n ang nanay mo, maging proud na isa kanya. Yes. Amen? So, kayo naman ang mga anak ko, si nanay, hindi nang nahiyak. Huwag nisipin yun. No?
Actually, ginagawa niya yan dahil yan sa pagmamahal niya sa iyo. Bilang kanyang anak. Amen? Yes. Sabi niya, bago ka sumikat ang araw, no, inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambayan, pati ng gawain ng makatulong sa bayan. Ano pa natin, di ba? Sa umaga, gigising ang nanay, talagang nagluluto na ng pagkain, lalo na kapag yung anak nagtatrabaho na. No? At lalo na, masipag na masipag ang nanay na maghain ng pagkain niya kapag ang anak ay araw na ng salduhan. Diyos, ano kasi anak ko mamaya? Anong gusto mo anak ng masarap ng pagkain, di ba? Tawa si Deacon Bill, parang ano lang, no? Oh, Emerson, gusto nagawa na gusto mo masarap na lupang pagkain, ganyan. Pero katotohanan po yun, hindi naman kayo talaga after doon sa bagay na yun. Ang katotohanan yan, meron kasing willingness yung puso nyo na pagsilbihan ninyo yung pamilya ninyo, lalo yung mga anak ninyo. So mga anak, tignan ninyo yung mga sakripisyo ng mga nanay ninyo. Nakaka-proud yun. Na pinaghahanda kayo ng pagkain, nagtitimpla pa kayo, pati paligo nyo, inaayos sa mga magulang ninyo para lang sa inyo. Parto ng pagmamahal nila sa inyo. Ganun ang nanay mo, maging proud ka sa kanila. Bay, sabi niya, mataman niya tinitignan ang bukid bago sa magbayad ang kanyang nahihimpo ay ipinagtatanim ng ubas. Ganyan man, naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin at araw-araw. Dito pa sa verse 16 nito, inilalarawan po niya ang isang ina ng pagiging magaling sa pagbabudget. No? Misa ng mga anak, mag-inisitarapan nila mga nanay, sinanay ang kurikulipot, sinanay ang damo, di ba na magbigay? Pero ang totoo niyan, no, ang mga nanay kasi nahihirapan din sila sa pagbabudget sa bahay. No? Kung meron man dumating ng mga babayarin, ang mga nanay, ang medyo nagkaka-hypertension dyan, ito na yung mga bill natin. No? Kung nanonood ka ng TV, dumating yung bill, ang taas-taas ng kuryente, papatay na nila yung TV mo. Kaya manood dyan. Sa kaya yung kuryente kasi nakikita niyo yung babayarin. You know, Charles, kung bakit ganun si nanay? Kasi alam niya, no, yung hirap ng pagbabayad sa loob ng tahanan. Alam niya yung hirap na kapag naubusan ito, pag nawala ito, saan ako tatagbo, kung naman yung maghihirang bilang sa kanya. Kaya kayo mga anak, tulungan niyo lagi. Natulungan ninyo yung mga nanay. Huwag kayong pasaway sa loob ng tahanan. At ay sabi niya, inihanda na ang pagkain. Okay? In Proverbs 31:26-29, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan. Ang tulo niya ay mahawang katapatan. Sino dito mga anak? Okay, be honest. Sino dito sa mga anak ang gustong-gustong nakikinig sa mga payo ng kanyang mga nanay? Sino dito? Be honest. Wala yung mga anak. Paano naman kasi pastor, sinanay, parang sirang klako, paulit-ulit. Parang simpati. Paano kasi pastor, kung nagpo ito sinanay, wala nang katapusan. Hindi niya alam, umiikot ang oras. And you know, church, napakasarap makinig sa mga magulang, sa mga advices nila, bilang isang Kristiyano, bilang isang tao na binago ng ating Diyos, ang mga nanay, binibigyan niya ng wisdom ng ating Panginoon. Yung mga magulang ninyo, pinupuno sila ng wisdom. Kaya naman, nagkakaroon sila ng pangaral sa inyo. Nagkakaroon sila ng pagtuturo sa inyo. Take note, mga kabataan, ang mga nanay nito, hindi sila magtuturo ng ikapapahamak mo. Ano man kanilang sinasabi, according ito sa kanilang mga karanasan, para ikaw ay hindi mapahamak. Amen? Amen. Palakpakan mo natin yung mga nanay nila. Sabi niya, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng pabiyak. Maraming babae ng mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Be proud sa iyong nanay. No? Sa totoo lang, wala siyang papares sa mundo ito. Yung nanay mo, walang papares siya. Kung paano kanyang alimahin, kung paano kanyang mahalin, walang kaparisan. Hindi mo yan mahahanap sa iba. Tanging sa nanay mo lamang yan mahahanap. At ganyan ang pagkalinga, ganyan ang pagmamahal ng nanay sa inyo. So church, mga kabataan,
bigyan nyo ng kahalagahan ang ginagawa ng mga nanay ninyo sa inyo. Amen? Amen. Bigyan nyo ng kahalagahan yan. Sapagkat lahat yan ang sakripisyo nila para po sa inyo. Okay, number two, character po ng isang Godly mother, the faithfulness to serve God. Kung meron man po tayo na dapat tularan sa ating mga nanay, yun yung maglilipod nila sa ating Diyos. Vice versa din, kung mga nanay dito nagsisimula ka lang sa paglilipod sa Panginoon, so dear mother, umpisaan mo na maglilipod ng taos puso sa Panginoon dahil yung paglilipod mo sa Diyos, susundan niya ng mga anak mo, susundan niya ng mga apo mo. Nakaka-proud na one day sasabihin ng anak mo, sasabihin ng apo mo, nagpapasalamat ako sa Diyos na kilala ko dyan dahil yung nanay mo, taintim niya akong pinapanalangin. Taintim siyang lumulod sa Diyos para lamang makakilala ako sa kanya. Ganyan ang nanay. Yung katapatan niya sa paglilingkod, gusto niya maranasan mo. Anak, ito yung maranasan ko sa Diyos. Napakabuti ng Diyos sa akin. At yun yung gusto niyang iparanas ng Diyos sa buhay mo din. Yung katapatan ng Diyos, ng nanay sa Diyos, hindi ito matatawaran. At alam ito ng ating Panginoon. Isa ito sa mga karakter ng isang godly mother. Ano si godly mother? Kasi maraming mother. At few of them is a godly mother. Sapagkat iilan lang talaga sa kanila yung merong katapatan ng paglilipod sa ating Panginoon. Kung yung nanay mo nananalangin, be proud of her. Maging proud ka sa kanya. Nanay mo yan. Kung yung nanay mo, no, umaattend sa church, be proud of her. Nanay ko yan. No, mas gusto ko siyang tumatangkoy sa church kaysa doon sa kanto na nakikipagmaritisan. Doon lang sa church. Church, yung faithfulness sa mga magulang ninyo sa paglilingkod, pwede niyong tularan. Minsan tayo, mga kabataan, yung pagsisilbi natin sa ating Panginoon, minsan may limit. Nililimitahan natin. Pero yung paglilingkod ng mga magulang minsan, mga nanay sa ating Diyos, on fire, pag nag-on-fire ang nanay, makita mo, no? Laging maagayan yung mga nanay na yan. Ayaw mauli. Ayaw umabsent. Ganyan ang mga nanay. Yung faithfulness nila sa ating Panginoon. In 1 Samuel chapter 1, verse 15 to 16, ito po si Anna. One time, he prayed to God sapagkat na that yung kanyang society ay para po bang biniblame siya o para po bang inumisgahan siya na hindi siya mahal ng Diyos sapagkat he was barren o hindi na magkaanak. Nilalait siya ng mga tao. At to Anna, parang itong napakalaking kalungkutan sa kanyang buhay. That's why we go to church early in the morning, every day po yan. At mula doon sa pintuan, lumulood siya and we pray. Then, sabi nung ni Eli na pinaka-pastor doon sa church na yan, the priest doon sa church na yan, ang sabi niya, parang lutang yan at babae ito, o para yan nakainom itong babae ito. Sapagkat tanghali ka pa, umiiyak, no, malakas yung boses ni Anna, at dumadalamin na siya yung magkaanak. At sabi ni Eli that time, lasing yata yung babae ito. But sabi ni Anna, oh no sir, she replied, I have been not drinking wine or anything stronger, but I'm very discouraged and I was pouring out my heart to the Lord. Sabi niya kay Eli, hindi ko kalasin. No, but I am very discouraged and I was pouring out my heart to the Lord. Gusto ko lang ibulalas naman ng aking puso sa aking Diyos. Ganon manalangin si Hana. Way back, 1980s, 90s, yung mga nanay, pag talagang nag-pray sa church, yumayanig ang church. Talagang iyakan yan. Grabe, yung pananalangin ng mga nanay. Ganito si Hana nun. Na talagang umiiyak siya sa ating Panginoon. And then, sabi niya, don't think I am wicked woman, for I have been praying out of a great anguish and sorrow. Huwag mo sabihin ng mga ko, huwag mo sabihin na ganito ako. Sabi ni Hana kay Eli, dumadalangin lamang ako sapagkat ito yung nararamdaman naman ko. At isa sa mga pangunahan ng kanyang panalangin ay magkaroon siya ng anak. Ano pa? Sabi niya, kung bibigyan niyo ako ng anak, hindi ko siya ipagdadamot na maglingkod sa iyo.
Hindi ko siya pagdadamo. Kaya nga po, pinagkaloban siya ng Diyos na anak, yun po ay si Samuel. Kaya Samuel, nandun po, naglikod po sa templo ng ating Diyos. It is the godly heart of the woman that makes her so treasured, not her outward beauty or worldly success. No, ang isa sa mga talagang tinitreasure sa kababaihan ay hindi naman talaga yung kanilang magiging successful. Hindi rin yung kanilang pagiging maganda. Kundi yung kanilang puso na nakatune in lagi sa ating Diyos. Sabi po ni Kara, love it. No, yun yung mas hinahangaan. Yung babae na may takot sa Diyos. Hindi yung kagandahan. Ang hinahangaan dapat yung babae na naglilingkod sa ating Diyos. Hindi dahil mayaman siya. So dapat yung mga ganong kababaihan, dapat sila nabigyan ng parapal. Palapakan nga po natin ang mga nanay. Proverbs 31 verse 30, sabi niya, charm is deceptive and beauty does not last. No, yung kagandahan po niyan, no, ay magpapakit lamang yan, magpandaraya. At yung kagandahan na panlabas ay hindi po nagtatagal. No. Sapagkat we are made in a clay. Yung katawan po natin, kahit gano'ng magaganda, no, ikaw ay galing pa rin sa clay. Tatanda ka, pumulubot yung balat mo, no, magkakapegas ka, maglalaho yung magandahan mo. Pero sabi nga po dito, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. At yung babae, na may takot sa Diyos, karapat dapat siya para pala. Kayo ng mga nanay, I'm proud of you sapagkat meron kayong takot sa ating Diyos. Hindi lang kayo takot sa ating Diyos. Kundi talaga binibigyan niyo yung buhay niyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dagdagan niyo pa. Dagdagan niyo pa. Hangarin niyo pa na sana, lumalim pa kayo sa relasyon niyo para sa ating Panginoon. Amen? Amen. Dahil yun yung nais ng ating Diyos. Pangatlo, the obedience of her commitment to God. Ito yung isang tatangang karakter. Yung obedience po niya sa mga commitment po niya sa ating Diyos. Well, as leadership ng nanay, I'm talking all about dito sa church. And I'm not talking about doon sa inside, no, sapagkat hindi ko nasabot yan. What I'm talking to you is yung leadership ninyo sa church at yung leadership ninyo sa inyong pamilya. Sabi niya po dito, the obedience of her commitment to God. Lahat po kayo, meron kayong mga commitment sa ating Diyos. Nung kayo bumuo ng pamilya, may commitment na kayo ng paglingkuran ng iyong pamilya. Sinumpaan niyo yan sa ating Diyos. At meron din kayong commitment sa ating Panginoon. At hinihintay lagi ng Diyos. At you must obey, no, dyan sa mga commitment niyo na yan sa ating Panginoon. And once you obey your commitment sa ating Panginoon, once naging faithful ka sa commitment mo sa ating Diyos, napaparangalan ng Diyos at pinagpapala ka rin naman ng ating Diyos. Amen? So dapat natin gawin, dapat tayo sumunod, dapat tayo maging mabuti sa mga commitment ko natin sa ating Panginoon. Take off si Ruth. No? Luke chapter 2 verse 12. You know si Ruth, paalis na yung kanyang binal si Noemi. No? Ang sabi kasi yung time yun, hindi na magkakaanak si Noemi. Nahiya siya, alam ni Noemi na itatakwil na siya. No, itatakwil na siya ng bayan. Kasi noon po, sa Old Testament, kapag ikaw ay baog o hindi nagkakaanak, parang kung siya itong sumpa sa'yo, kakakanya ka po nun sa lipunan. And si Noemi that time, iyak-iyak lang po siya kasi hindi siya magkaanak. At sabi po ng kanya, ito si Ruth, sabi niya, may the Lord, the God of Israel, no, may the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come back to reward you fully what you have done. Ang sabi ni Ruth, okay, yaman nandito na ikaw. No, sabi sa ito, para kay Ruth, pagpapalain ka ng Diyos. At anuman, no, at anuman yung para sa iyo, ibibigay yan ng ating Diyos. You know, isa sa mga word ni Ruth, kay Noemi at that time, yung sinabi niya, na nung alis na si Noemi, sabi niya, sasama ako sa iyo. Saan ka man pupunta, pupunta ako. Saan ka maninirahan, maninirahan ako. At sino man yung magiging Diyos mo, magiging Diyos ko. Ganun yung pagsunod niya. That's why yung mga tao po doon ay talaga nakita yung katapatan nitong si Ruth. Yung
paglilingkod po niya sa ating Diyos. Kaya naman, siya ay binibigyan ng mga pagpapala as a reward to Him. Sapagkat nakita po ng Diyos yung commitment niya ay talagang sinusundan niya, sinusunod niya, nagiging faithful po siya sa kanyang commitment. So dear church, dear mother, magkaroon po tayo ng spirit of obedience na laging susunod sa mga pinapangako natin sa ating Diyos. Amen? No. Pag nangako ka sa Diyos, susundin mo yan. Sapagkat ganyan ang nais ng ating Panginoon. Okay? And sabi niya yung last verse, 1 Timothy chapter 3, verse 11. In the same way, their wives must be respected and must not slander others. They must exercise self-control and be faithful in everything they do. And sabi dun sa last verse, ng mga babaihan, they must exercise self-control. Paul is talking about self-control. I don't know kung ano yung pwedeng application sa inyo, mga mothers. Sometimes self-control sa pananalita. Minsan, self-control sa paggastos or self-control sa pagkain. It's up to you. But Paul said, you must exercise self-control. And the last verse, sabi niya doon, and be faithful in everything they do. Dapat maging tapat ka sa iyong ginagawa. Yung paglilingkod mo sa iyong pamilya, maging tapat ka dyan. Yung paglilingkod mo sa ating Diyos, maging tapat ka. Kaya may sundo, wala, maglilingkod ka sa ating Diyos. Kaya may blessing mo, wala, maglilingkod ka sa ating Diyos. May customer o wala, maglilingkod ka sa ating Diyos. Yumaman ka man o hindi, maglilingkod ka sa ating Diyos. Amen? You must be faithful in whatever you do. Ano man yung ginagawa mo, nagtatrabaho ka, naglalaban ka, dapat gawin mo lahat ang bagay nito bilang papuri mo sa ating Diyos. Remember again, mother is a leader. Everybody said, mother is a leader. We must follow our leader. So dear young people, dear husbands, no, sumunod po tayo sa kanilang leadership. Sapagkat sa ganung bagay, tayo ay pagpapalain ng ating Diyos. Three characters po ng godly woman, yung kanilang willingness to serve their family, yung kanilang faithfulness to serve God, at yung kanilang obedience, no, to fulfill yung kanilang mga commitment sa ating Panginoon, yung obedience nila sa kanilang mga commitment sa ating Panginoon. And this morning, pinokongrats ko po lahat ng mga nanay. And sana, itong tatlong karakter na ito sa isang nanay, sa godly mother, patuloy niyong taglayin sa inyong buhay. Sana, maglingkod tayo sa ating Diyos. Yung ikatotohanan, maglingkod tayo sa ating Panginoon na may pagmamahal. Maglingkod tayo sa ating Diyos na hindi lang dahil lagi sa inyong inaasahan natin. Kundi maglingkod tayo dahil may gusto rin tayong patunayan para sa ating Panginoon. Hindi ko po ang bawat